na sa inyo'y naglikha. Kasama po natin ngayon ang mga siervas de San Jose. Sila po isang congregation led by the inspiration of Saint Joseph na mabuhay ayon sa kagustuhan ng Diyos. Ang isa po sa kanila, si Sister Telesfora Soltia. Yan po'y aking kamag-anak. Nang minsan binisita ko siya, natuwa ho ako sa kanya nang sinabi niya, yung tatay mo, second cousin ko. Yung nanay mo, second cousin ko rin. Sa both sides ng tatay at nanay. So ako'y kanyang pamangkin. Talagang natuwa ako sapagkat even before, nung ako'y bata, talagang nagpupunta yan sa bahay at very close sa aking nanay. Isa po ngayon na andito at gusto ko pong ipakilala sa inyo. Si sister po ay inimbitahan kong pumunta rito para makasama natin sa araw na ito. Itatanong ko lang sa kanya kung ilang taon na ba siya bilang isang madre. Sister, ilang taon na po kayo bilang madre? Kasi si sister medyo bingi po ng konti. Oo. So, ilang taon? 20. So, pinapabasa po sa kanya kasi nakakabasa naman po. Oo. 1937 pa po siya na madre. 1937. Eh, sister, kailan po ba kayo ipinanganak? I was born January 5, 1911. Sister, this coming January 5 is going to be 100 years old. Tatanong ko si sister, what makes her live a long life? Sinulat po nila para mabasa niya. God and my love for God and for others. Simple lang. My love for God and for others. Mga kapatid, alam nyo, maigsi man ang buhay o mahaba man katulad ni sister na lumalakad pa't nagmumoling pa at the age of 100 years old, lives a very simple life. Buhay ko for the God I believe in and for the people I would like to serve. Pag humarap po tayo sa Panginoon, thank you sister, pakis muna. At least nakakakis ako sa mga madre. Since 1937, si Sister Telesfora has been serving the people of God as a madre. That was June of 1937. Hindi pa tayo pinapanganak noon. And today, almost 3 days from being 100 years old, she has only 2 things in her mind. To serve my God and to serve the people na dapat kong paglingkuran.